Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. This is your boy Manu, and today ang pag-uusapan natin ay push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Because I know my people needed me. Diamond in the rough, I don't know what it is they see in me. Go down as a legend in my city, because we beat the streets. Trying to spread the wealth around the block, no, I can't keep from me. Told me I should leave. Color grading of the video that you just saw last week. Nandito tayo ngayon sa harap ng aking computer, and huwag na tayo magpaliwiliwi pa. Let's head over na dito sa aking favorite video editor, which is the Adobe Premiere. Okay, so ito yung footage na capture natin from the camera. Okay, so the footage itself is 24fps, 2500 ISO, and 1/15 shutter speed. White balance is 56k, and ito yung result. So straight from the camera using the S-Log2 picture profile 7, ang ibibigay niya sa inyo is flat pictures straight out from the camera. So ang video na to ay captured using A7III camera in 4K resolution. So naka-enable lang yung proxy ko kasi mabagal yung computer. Medyo oldie na si Idol. Kailangan na palitan. So ang gagawin natin guys ay ipapakita ko sa inyo yung mga color settings na ginamit ko dito. So kung mapapansin ninyo, meron tayong apat na adjustment layers na sa taas ng footage. So let's bring this down. Alright. Sa taas ng footage na to, merong LUT, color correct 2, and may skin correction. Sa lahat guys, naglagay lang ako ng creative. Gumamit ako ng BC original S-Log Direct 709 LUT size 25. So it's Becky and Chris original S-Log Direct size 25 LUT, which is available for purchase on their website. So please do check it out. And then nung pagkalagay ko, instant saturated yung footage, no? So umukay kagad siya. The next thing na ginawa ko dyan ay meron akong custom correction based on my preference. So next na layer is color correct, which is ano lang siya guys, let's open up the Lumetri scopes, no? So dito nag basic color correct lang ako. So Lumetri lang yung mga ginagamit kong color grading mostly sa aking mga videos kasi yun yung pinakamadali sa Adobe Premiere. Alright, so ang ginawa ko lang dito yung exposure as is. By the way, before going down to exposure, so meron lang akong -7.1 na batak, no? Papunta sa blue, sa cold area ng temperature. Kasi napansin ko napakainit ng 56 Kelvin, no? So medyo kagaya nga sinabi ko sa previous video, eh minamaster ko pa yung white balance. So sa pagkakataon ito, medyo nagkamali ako ng konti. So gusto ko medyo cold siya. So binata ko pakaliwa yung dito, temperature. Okay, so going down sa tone as is yan guys. So wala akong ginalaw dyan. Contrast, konti lang, around 4.8. Highlights, wala siyang ginalaw. Wala akong ginalaw. And then, shadows, konting shadows, no? At 13.8 value. So, medyo gusto ko ng emotional na look. And then, yung whites ko, konting bawas lang kasi masyado maliwanag yung footage. As you can see dito, sa ating Lumetri scopes. So, right? -9.5 lang. And then, yung blacks ko, -4.3. Make sure ko lang na yung region na to, nakikita niyo na nasa baba guys, ay umabot lang dito, no? Halikan niya lang yung or dumikit lang yung area na yan dito sa zero, the zero area ng ating Lumetri scopes. So ang value na pasok dyan is 4.3 para mas yung blocks. So creative, wala tayong ginalaw. Curves. Okay, so curves naman, konting batak lang pababa ng shadows, and then konting angat ng highlights para lang magkaroon ng konting emotion, no? So ganyan, with or without. Okay, sorry, balik tayo dito sa basic correction. So ito yung without, ito yung with. Okay, and then yung curves. So yun. So yan lang yun, dyan, banda, and then dito sa color wheel match, wala naman ang ginalaw. And then also sa HSL secondary, wala naman. Vignette, wala naman. Alright, so sa face na yan, medyo yellowish yung ating footage. Yung aking pagka-ating blind, medyo yellowish.
So nag-decide ako mag-add ng blues, another color correct 2. Okay, sa basic correction, wala naman nangyari masyado. Sa creative, wala rin. Sa curves, wala rin. And then dito sa color wheels and match, meron lang akong konting merong konting adjustment papunta sa teal, no? Dito banda. Okay? Ito yung dati. And then ito yung bago. So may konting blue lang, no? Yung shadows para mag-balance lang yung teal and orange sa aking footage. All right? HSL secondary, wala naman nangyari, and vignette, wala naman. Okay? Midtones, going back sa color wheels and match, wala naman akong masyadong ginalaw dyan. Ang pinaka last na adjustment layer is the scheme correction. Mali pa yung spelling ko, pero don't mind that. Punta tayo yung basic correction. Sa scheme correction na adjustment layer, wala naman siya, guys. Ang nangyari, and also sa creative, wala naman. Curves, wala naman. Color wheel match, wala rin. But if you notice, meron tayong adjustment sa HSL secondary or in yung balat ko lang, yung iba na damay, so hindi ko alam kung paano exclude pa to sa ngayon. So ginawa ko yung aking balat, no, yung aking balat, yan lang yung kinulayan ko. So yan lang yung kinapture ko. So the way to do that is kuha ka ng plus icon, tapos ito, click mo lang yan, and then pagka-click mo, magkakaroon ng gray area na ganyan, then adjust mo lang yung HSL. So para makuha mo ng coverage, no? Itong hue, yan yung hue nung kulay, kung anong kulay yung tina-target mo. And then yung saturation naman, and then yung alam ko yung luminosity. So okay. So paglaro natin ng konti, kapag binaba ko yung luminosity, bumababa yung coverage ng kulay na pwede kong i-manipulate. And then yung S naman is kumukonte yung coverage, no, ng kulay na pwede kong manipulate. Alright? So, nung na-capture ko na yung balat ko, nung nakita ko na, nag-add ako ng konting denoise and blur para lang maayos yung blend nung ating gagawing color manipulation. Alright, so uncheck na natin to. Nag-add ako ng konting teal for my shadows, and then midtones, batak ng konti ng orange, and then sa highlights, batak naman ng konti, papuntang orange, no? So without these three, tanggalin ko, ganyan yung kulay niya. So ito yung shadows, lagay natin shadows, so medyo namutla ako. So kailangan kong bawiin ng midtones, papuntang orange, there you go. And then yung highlights, compensate ulit natin ng orange. Yeah. So, yeah. Konting-konti. And dito naman sa tint, guys, nag-add ako ng konting magenta kasi yung footage napansin ko medyo greenish. So, ilalagay ko sa Unity sa 0, no? So, medyo green siya. So, medyo gusto ko ng konting magenta lang, no? Around 4.3 na value lang. Okay, so vignette, wala naman nangyari dyan, guys. So, as is yan. Alright, so let's play back the video and let's see. Alright guys, so yun lang, isang maikling tutorial video about video editing nung aking munting experiment, and I hope na may natutunan ka sa video na ito. Please subscribe to this channel kung hindi pa na-subscribe, and also click that bell notification icon para ma-notify ka sa bawat upload ko kagaya nito. And if you like this video, don't forget to press that like. Kung meron ka namang katanungan, please comment down below. So yun lang, maraming salamat sa pagtambay, and see you on the next video.